Sama-sama ang nasa mahigit 27,000 riders na maapektuhan ng pagpapatigil pasada ng motorcycle taxi dahil sa kahilingan ng Technical Working Group sa pangunguna ni Antonio Gargiola na chairman sa nasabing TWG. Sigaw ngayon ng mga riders, legalize the motorcycle taxi. Ito ay matapos na mapabalitaan na ititigil na sa susunod na linggo ang pilot testing sa motorcycle taxi. Gayunpaman, sinuportahan ng ilang mga senador ang mga riders na maapektuhan at mawawalan ng trabaho. Isa na dito si Senator Bongo na hinarap ang mga riders upang kausapin at suportahan ang tuloy pasada ng mga ito. Is very prone po sa aksidente yung ganitong klase. Pero I'm sure yung angkas na matatibong grupo ay sumusunod po sa mga safety measures na ipinapatupad bago nila tinatanggap po sa kanilang grupo. Gila po, ang amin naman, ayaw namin mawala ng trabaho while balancing job at syempre, itong safety ng interest ng bawat tingin. Dagdag pa ni Bongo na nakakasigurado naman siya na safe ang motorcycle taxi dahil sa safety test na pinagdadaanan ng mga riders bago sila mamasada. Iyan rin ang binigyan diin ni Alan Nievan, presidente ng isang angkas group. Sinabi nito na kung ang rason umano ay safety ng riding public, nakakasigurado umano sila na safe ito dahil sa safety training ng mga riders. Ang angkas po is 99.997% safe. At ipinagmamalaki po namin yan. Yes. Okay, trained po ang lahat ng angkas biker. Hindi po kung saan ginawa ng mga biker lang ito. Okay, sa angkas, bago kayo makapasok sa angkas, pag hindi nyo naipasay ang safety training, sorry kayo. Okay, so kami, buong pinagmamalaki namin, safe po, 99.997%. Dagdag pa ni Yevan, sinisisi niya si Gargiola dahil sa personal na interes umano nito at hindi umano pinag-aralang mabuti ang kanilang kagustuhan na pagpapatigil ng pilot testing. Kung nakikita natin dito, personal interest kasi. Yung ibang namumuno kasi, sa lalo sa TWG. Anyway, magandang hapon po sa inyo, Sir Gargiola. Hindi ko po alam kung saan nyo kinuha yung desisyon ninyo na ipatigil yan. Diba, ultimo mga senador eh. Nagtatanong sa kanya, pero makikita natin may personal interest dito. Sinabi pa niya na maraming mawawala ng trabaho ang mga riders at abala na rin sa mga commuters. Ito umano ang pansamantalang solusyon sa mabigat na trapiko na nararanasan sa kanilang lugar. Ito yung sagot, pansamantalang sagot sana sa problema natin sa trapiko ngayon. So, nakakalungkot na pinatitigil nila. Sana ikonsidera nila, hindi lang yung kabuhayan namin. Okay, yung mamamayan ang apektado rito. Gayun din ang kahilingan ngayon ng isang lady rider na ito. Isa siya sa mawawala ng hanap buhay kung matitigil ang pasada. Kung mawawala po ito, saan po kami pupulutin? Isa na po, may mga anak kami na nag-aaral ng college, may mga elementary, may apo, may magulang na sinusuportahan. Hindi lang po para sa sarili namin, kundi para sa pamilya namin. Bawat isa sa amin, meron kaming mga obligasyon para sa aming pamilya. Gayunpaman, suportado pa rin ng ilang mga senador ang pagpapatuloy pasada ng motorcycle taxi kahit nalabag sa kagustuhan ng Technical Working Group. Eden Florarita, Beach TV News. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suits Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suits Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service.
Located at Unit 1-E, Red Quarter Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.